walang sama lang ng Leviticus. Nasa Leviticus 8:5-9, customized fashion in Christ, passion. Hindi ka pwedeng lumakad dyan sa one chain na wala kang damit. Hindi ba? After the food, the next commodity na mahalaga sa tao ay ang damit. Diba? Si Eva at Adan man, diba? Nung hindi pa sila, after nila magkasala, binigyan sila ng sakrut ng Panginoon. So, ibig sabihin, tinatakpan natin yung ating nakedness by using clothing, no? Iba-ibang classes. So, lahat tayo ay may kanya-kanyang taste, may kanya-kanyang color. Alam niyo ako, masyado akong particular sa color ng damit. Ayoko sa damit ko na maraming kulay. Sometimes, pinakamarami na sa akin yung tatlo, no? Or mas gusto ko dalawa lang siya hanggat maaari, no? So, ayoko ng technicolor. Some people naman, they want technicolor, no? Yung diba? Iba-iba, misa naman, yan, gusto mo, mas komportable ka, naka-short ka lang, tapos naka-t-shirt ka lang, kagaya ni Irene, ni Joyce, iba naman, kagaya ni Belle, gusto niya, naka-skirt siya, diba? O kaya lang, skirt ako naman. Kasi sayo. Tapos, may kanya-kanya tayong favorite na kulay. Si Rima, masyado siyang diehard fan ng purple. Lahat na lang purple. One day, baka mamaya, ngipin natin, makita niya purple na. Diba? So, ganun tayo, di ba? Anong favorite na color? So, nakita natin, yung mga passion dito na yung nagagayan, di ba? What is your style of passion, di ba? No? Lahat tayo mga pasulista yan, mamili ka, di ba? Yan yung mga nakikita natin. Oh, sana ko ito ng ganyan, no? Mga ganyan. Next, yan, sometimes gusto mo lang ng ganyan, naka-hoodies ka, naka-shirt ka, di ba? Yan yung normal, di ba? Oh, yan, gusto yan. Alam mo yan, natatawa ako dyan. Hanging. Nauso yung hanging. Tapos, hila naman ang hila. Ba't naghangin ka pa kung hindi ka pa? Diba? Tapos, naka-lowies. Tapos, sa ikli. Hila sa baba, hila sa baba. Pag-tagsaw ka pa ng ganyan, you are very uncomfortable. Kaya, pag sinod mo yan, dapat komportable ka, no? So, yan. Tapos, nabi na. So, ito may gagawin tayo ngayon. So, we're talking about the passion. We're talking about clothing. Ngayon, magdalawang grupo tayo. Bilang tayo ng 1, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakto, 10. So, lima sa isang grupo. So, lima bilang ng 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ganun na lang nga yung lima. Hindi kailangan yung tumayo. Lahat kayo ay tayo. Hindi magkakamoy kayo. Lahat kayo. Sige, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Sige, lahat ng 1, magkakasama. Di ba mga kailangan daw, walang... Ito ang ating test sa Leviticus 8:5-9. Sabi, Moses said to the assembly, this is what the Lord has commanded to be done. Then Moses brought Aaron and his sons forward and washed them with water. He put the tunic on Aaron, tied the sash around him, clothed him with a robe, and put the ephod on him. He also fastened the ephod with decorative waistband, which he tied around him. Parang yung ginawa nyo kanina, no? He placed the breastpiece on him and put the urim and thummim in the breastpiece. Then he placed the turban on Aaron's head and set gold plate, the sacred emblem, on the front of it as the Lord commanded Moses. So may kinalaman sa damit yung sinasabi rito. Ang high priest ay itinalaga sa lahi nino. Kanino? Moses. Sino? Aaron. Ayan, si Aaron. Si Aaron ay Levites. Sila ay lahi ng Levita. No? So, lahat ng Levita, specifically, sa lahi ni Aaron, lahat ng Levites. Doon lang sa linya, kasi si Moses ay Levites din, magkapatid sila ni Aaron, pero hindi priest si Moses. So, it was intended to the lahi of Aaron, no? Yung mga anak niya, mga inapo niya, kaapu-apuhan, sila yung magsiserve sa temple. And they need the clothing, no? At yung clothes na yun ay hindi lang pangkaraniwang damit, kundi ito may mga symbolism, no? I want you to bear with me on seeing that kasi medyo quite boring, pero pasasayunin natin ang konti, no? So, let's go, Rima. Next. Ito yung ating cross-reference. Kasi doon sa Leviticus, hindi siya detalyadong binanggit. Pero dito sa Exodus,
kita nyo ha, bakit inulit? Diba, kung mapapansin nyo, bakit baka inuulit-ulit nila? Kasi gusto ni Lord, maintindihan mo mabuti. Kaya inuulit. Diba nanay mo, pag inuutusan ka, paulit-ulit, nanay mo, inuulit na naman. Oo na nga, inuulit-ulit, dahil mahalaga, dapat ay gawin. Kapag ka hindi inulit yun, okay lang na magkamali, hindi mahalaga. So dahil ang salita ng Diyos ay, ng Panginoon ay mahalaga, inuulit-ulit na. And then inulit niya, binanggit niya sa Exodus, inulit niya sa Leviticus at mauulit pa yan hanggang sa New Testament, inuulit yan. But pagdating sa New Testament, iba na yon. Parang yun ay pagbalik-tanaw. No? So next, ito. Ito yung high priest. Yan ang kanilang costume. Ngayon na ba kayo nakakita niyo? May nababasa tayo sa Hebrews na priest, di ba? At may mga tumulig sa kay Jesus noon na mga high priest, no? Sila yung number one na critic ni BBM, ay, ni Jesus, no? Number one silang critic ni Jesus. Ng mga critic sila, no? High priest yan, ha? Saka papalun. So, ito yung kanti, isa-isahin natin yan. Nasa larawan naman, ano? Malina naman. Sige. Salakayin ko as the picture, as yung, no? Ito yung tinatawag na turban. Ito yung turban. Ang kanyang, ano, ay, di ba kasi pag nilagay mo rito, importante yung ulo, eh, sa lahat, di ba? Diyan manggagaling yung ating iniisip. So, ito ay gold. Gold dyan yung turban. At may naka-encrypted dyan, may nakasulat dyan na holy to the Lord. So, yan tungkol dyan ay mababasa natin sa Exodus 26:13, no? You can screenshot that pagdating nyo sa bahay na pag-aralan nyo. And then, ito naman, yung turban, ito yon. Di ba yung mga bumbay? Yung mga naniningi? Diba? Anong ba yung turban? Kaya, pala may sabi yan, dyan ang bumbay! Diba? Ito yung turban. So, nasa Exodus pa rin siya. And then, ito yung breast. Ito yung isang breastplate. Ito may 12 stone siya. Tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stone. This represents the Israelites. No, January, February. Ito yung 12 tribes of Israel. No? Si Ruben, si Simeon, si Judah, hanggang kay Benjamin Joseph. Alam niyo so, ibig sabihin yung mga birthstone, galing yun sa mga pub tribes. May mga birds, may mga stone yan, iba-ibang klase ng stone na nagde-designate sa 12 anak ni Jacob, the 12 tribes of Israel. So may ibig sabihin yan. And then, ito, yung nasa balikat nila, may dalawang stone. Onyx stone on shoulder. Tapos, ito, yung pinaka plate niya ay tinatawag na the Urim and Thummim. Sabi nito, it's not visible. Hindi maipaliwanag kung ano yung eksakto na yun. Ano? Urim, Thummim, no? Were placed in the breastplate. Parang ito yung pinaka, tawag yun, pinaka bago yung stone, meron pa sa pinaglagyan na yun. No? So, siya yun, no? Kita nyo, pag di nyo nakikita sa picture, hindi nyo maiintindihan kung binabasa mo lang, di ba? And then, after that, ito yung girdle. Di ba tayo nag-girdle tayo? Yun bag na lang anak, pag nagpapapakringat. Sinasakit na sikmura. Diba? Kailangan ng girdle. Pag bago anak na yung girdle. Hindi mga nakatawag at yun ang mga coins. Pag nang anak ka na yung sarya. Okay, pag maliit lang dyan. Parang hindi malaki yung dyan. So yan yung girdle, ano? O yung sash. And then ito, yung parang pinaka-apron na ganyan, yan yung ipod. Ayan yung ipod. Ipod. Ano yung papaliwanag natin? And then, after the ipod, ito yung pinaka-roll. Hanggang dito yung roll. Ayan pala yung roll. May obs siya. Pumigrante? And then, yung itong roll niya, yun di ba ikinwento ko sa inyo, na may mga bit na maliit na may kaya. Ito yung nagsasabi, buhay o patay pa yung priest na pumasok siya sa Holy of Holies. Kasi pag nagtalakad niya, siyempre may ingay yan, siya yung buhay pa. Pag wala nang ingay yan, patay na, wala nang ingay. Mahalaga yung bell na yan. And then, panlinin, yung nasa loob. Meron pang nasa loob, itong pinaka-panlinin. At may grocery yan din dun sa loob. Kasama yun sa pine linen. Hindi, ang init niya, nine. Wala na tayong pakailagay. Alam mo, actually, nasa desierto sila. Oo nga. Burning crusade. Yung pine linen. And then, ito hindi naman ito kasama. Incense. Ano nga ng incense?
Meron yung the armor. Diba? Opo. Parang halos katulad sa abir, pero ito in the presence. Alam niyo magaling si Lord. Bakit niya ba gumagamit siya ng mga ganyan? Ba't ba siya gumagamit ng mga... Ang Lord ay gumagamit ng mga bagay-bagay para ilarawan at madali mong maintindihan ng mga bagay-bagay. Diba? Gumagamit siya ng mga parabola, gumagamit siya ng mga symbolism, gumagamit siya ng mga kagaya nito. Lahat siya lang yung ibig sabihin. Hindi lang inilagay lang niya dyan as if nung hindi kagaya natin, sa kanilang sort. Ano ibig sabihin niya? Wala lang, gusto lang, type ko lang, no? Passion. Diba? Passion, di ba? Kahit hindi bagay, di ba? So, kumbaga, ito ay inutos ng Panginoon, isa-isa yan. Lahat yan ay may, ibig sabihin lahat yan ay may significance. Bakit iyan ginawa? So, yan yung pag-aaralan natin ngayon. Kaya huwag kayong aantukay na, no? So, yung katabi mo, tingnan mo kung gising pa. Gising pa lang. Ang matulog, walang pagkain. Dami na rin pagkain. Hindi ako matuto. Sobra-sobra pagkain. Okay. So, tuloy tayo. So, next. Ito. Key principle to customize our spiritual passion through Christ. Ngayon, paano natin dadalin yung costume na yun ng priest sa ating buhay mismo bilang mga Kristiyano? Sabi, we need the clothing. Tayo mga Kristiyano, kailangan din natin ng damit na pang-espiritual. No? Hindi natin tatalakayin rito yung damit na ginagamit natin araw-araw. Ano? Pero ang tatalakayin natin dito, ano ba ang kahalagahan nun? Yung damit na yon ng priest. Ang sabi, tayo daw ay actually, in our times, ay priestlyhood tayo. We are the member of the priestlyhood. Tayo pinagkatiwala ng Panginoon. May priest ka pala. Pari ka pala, Faith. Diba? Lahat tayo gusto ng Panginoon na maging bahagi tayo ng kanyang priestlyhood. Kaya lang, the man has failed into sin, diba? Nagpuro sa kasalanan. Kaya, yung layunin ng Panginoon ay hindi natutuloy dahil na rin sa kasalanan ng mga tao. Pero, inuulit pa rin lagi yan ng Panginoon dahil gusto niya maging katulad niya tayo, maging makasama. Kumbaga, kung ano ko gusto ko, kasama ko kayo, ganun si Lord. Kaya, patuloy at patuloy niya ibinibigay sa atin yung kung sino siya, no? So, titingnan natin dito yung mga prinsipyo. So, number one, ito, yung tunic, di ba? Yung tunic, yun yung, balik nga uli yung picture natin. Tunic, ano yun? Yung nasa laylayan. Ay, yung lining. Pinakababa. Ito, yan, yung nasa loob. So, balik mo uli. Yung parang kumbaga sa atin, yung naka, ano, alam mo yung arabo? Yung mayroon silang tunic. Kumbaga parang ang salawan din diyan, yung salawan, no? Yung tunic, no? Sabi sa sabi ito, the tunic of humanity of Christ. Kasi ito ay panloob, ito ay kumakatawan dun sa kung sino ang Panginoong Jesus, no? You remember, sabi rito sa Revelation 19:8, and it was given to her that she should be clothed in fine linen, bright clean, for the fine linen is the righteousness of sin. Bakit sinabi she? What is the she means? Babae. Hindi yan babae. This is the church. No, tayo yan. Tayo ang church, no? So, tayo ay kagaya ng isang high priest na kailangan natin magsuot ng fine linen. It is represent, no? The righteousness of God. We must be the representation of the righteousness of God. Kung nire-represent mo si Christ, ano ba nire-represent mo si Christ? Paano makikita si Christ sa iyo? Ano ba si Christ? Kailangan malaman mo kung sino si Kristo. Anoy, ayoko, papako ako sa cross na, ayoko. Literal. Pero spiritual, you need to die on the cross every day. You need to carry your cross every day. What that means? Whenever there is a trouble in your life, may problema ka, may mabigat kang dinaramdam, you need to carry the cross. As Christ did, na binuhat niya yung cross para sa lahat, yeah, sa ating kasalanan. So, it is up to us na kailangan isuot natin yung fine linen. Ito'y kumakaya siya kulay white. The white is symbolized of a cleanliness living. Ano? Kailangan na bubuhay tayo. Ano yun? Ay, banal. Di na ako. Ano? Banal na aso, santong kabayo. Nakakawa ako. Sabi nila, what do you mean
what is the meaning of holiness? Ito ba yung hindi ka nagagalaw? Alam niyo yung mga priest, yung mga high priest, bago sila pumunta sa Holy of Holies, kailangan linisin sila. Pinapanalangin sila, hindi siya matutulog 24/7. Kasi baka makatulog, nabanggit ko na to, baka managinip na X-rated. So kasalanan yun. Kailangan malinis na malinis siya. Yung high priest, halos nakaganyan lang. Wala siya, kailangan dadasalan siya ng dadasalan. Kailangan purification, kailangan malinis siya. Dahil papasok siya sa Holy of Holies, kapag kami kasalanan nakita sa kanya, kahit ka, gano'ng kaliit, patay siya. Diba? Kaya nga may bell. No? Hindi si Jonah Bell, si Bell. So kapag yung bell ay tumunog, nasa Holy of Holies siya, at hindi na siya tumutunog, ibig sababihin may kasalanan yung high priest. Diba? Baka nanood ng X-rated ng pinanggabihan o naisip niya yung pinanggabihan. Kasalanan yung maso. Ganon. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang holiness, it means holiness is set apart. Is setting apart ourselves to the world. Diba? Sineset aside natin. Kung nakikita mo na halimbawa may mga kaibigan ka na gumagawa ng mali, kailangan iset aside yung sarili mo doon. Hindi ka makikisama sa kanila. But because you have to set your standard of being, hindi sabihin na banal, kasi iba na nga yung connotation sa atin ng banal. Pag sinabi banal, sabi ko kayo, excuse me, the saint ay nagkasala din. Walang taong hindi nagkasala. So we need to lot the humanity of Christ. Kung siya si Christ sa buhay natin, dapat nahandun tayo, no? Handun natin, nire-represent na siya. Pero pagka ang pagka-represent mo kay Christ ay mali, titingnan ka ng tao na mali. Ay, Christian ba yun? Bakit ka nang siya? Bakit siya nagmumura? Christian ba yun? Ay, ganun ba yun? Ay, bakit ganun, di ba? May mga tao, mga, alam mo naman sa mundo, judgmental, di ba? So, bawal ang judgmental. It is you and Christ. It is you and God will judge you. Hindi yung tao ang mag-judge sa'yo. Ano ka man, sino ka man, ano man yung suot mo, ano man yung spirit mo. It is between you and God. Although there is the Bible who can teach you how to live a life that is righteous, no? So, cover ourselves with the righteousness of Christ, no? Pakuloy tayo sa Panginoon, no? Lagi natin hinihingin, Lord, alam mo, mahina ako sa ganito. No? Sana turuan mo ako na mapigilan ko yung sarili ko na magkasala. Always ask that to God, di ba? Pagka natitempt ka, pray to God, no? Sabi nga ni Enoy, layuan ng tukso. Hindi ka nalayuan ng tukso. Dapat ikaw ang lumayo sa tukso. Di ba? Ang tukso kasi yung nilalayo, yan lalapit. Kasi yan, ikaw ang lumayo, tumalikod ka at tumakbo ka. Di ba? Kailangan takbuhan mo siya, palikuran mo siya. Di ba? Si Joseph, tinutukso siya ng asawa, no? Ni Potiphar. Anong ginawa niya? Tumakbo siya kahit nakulong siya. At least hindi niya ginawa na, hindi niya inakap yung tukso na yun na nasa harapan niya. Di ba? So next, yung tunic. The turban of Christ's glory. Yung picture natin, nakita natin. So may ulo. Ito yung turban. Yung gold. Yung nandito. Yung may nakalagay na holiness. No, sabi sa 1 Corinthians, ito. Yung gold. Ito yung turban. No? Yan. So alam niyo ba, andito yung isip natin. Ang isip natin ang nagpapagalaw sa katawan natin. Right? Kaya di ba may mga abnormal na tao? Kasi hindi na gumagana yung isip nila, di ba? Yung mga pinanganak na may mental defect, di ba? Kasi sa lahat, kapag ang kaming may ginagalaw mo, ang isip ang nagpapagalaw dyan. Kapag ka, wala na yung isip mo, hindi ka nagagalaw, no? Di ba? Patay na yan. Kasi lahat ng aspeto sa buong katawan mo, ang nagdidikta niyan ay ang isip mo. Kaya itong turban na to, sabi dito, it is the glory of Christ, no? Ipinapatong sa ulo, yan ay doon sa Leviticus din, yung mga bata doon sa Israel, nilalagyan ng basahan dito. Yung basahan na yun, itinatali dito, may word ni God yun na nakasulat. Para, yung Joshua 1:8 doon nangyari, inilalagay rin yun para makabisago nila, para matandaan nila. Dapat pala, ganun tayo. Ngayon tayo dito, may nilalagyan tayo dito. Tinatali mong ganun. So, ganun kalagyan. Sabi sa 4 Corinthians 1:31, that as it is written, he who boasts, let him boast in the Lord. Romans 5:2, through whom also we have obtained access by people in his grace in which we stand and boast because of the hope of the glory of God. For we are the circumcision of ones who serve by the Spirit of God and boast in Christ Jesus and have confidence in the flesh. Ibig sabihin, magmayabang tayo kapag ka ang glory ni God ay nasa atin.
ang pinagmamalaki natin ay ang Kristo na nasa atin. Diba? Kasi without our mind, we cannot think properly which God is. Diba? Sino ang Diyos? Ito ba itunay na Diyos? So, once we knew na naisip natin, na-learn natin that the Lord is the Lord of Lords and the King of Kings, the glory of God, like Moses, diba? Binigay niya yung glory niya. We are the glory of God. Kapag ka ginagawa mo, ginaganap mo yung sinasabi ni Lord, very proud sa iyo, hindi lang ang mga tao, kundi mismo si Lord. No? Anak ko yan. Diba? Galing niya. Saludo ko dyan. Nagawa niya. Napanggihan niya yung ayan ng kaibigan niya. Baka kayong umaga, pinumbiga ka ng... hindi mo alam kung saan pupunta. Oh, dito ka, punta ka, may party tayo. Hindi, saan ka siya sa church? And nagtabumpay ka na nagpunta sa church. Tukan ko ka sa iyo si Lord. Diba? Anak ko yan. So, di ba? Kasi sa akin, may nagdidikta sa isip natin eh. Sabi ko nga, lahat ay gumag... You are free to do whatever you want. Di ba? Pero ang sabi ng Biblia, everything is permitted, permissible, but not everything is beneficial. Lahat ay okay gawin mo, pero iyan ba ay magbe-beneficial sa'yo? Okay lang naman na uminom ka, di ba? Kaya lang, pag-uwi mo sa amo mo, 10 minute ka. Okay lang, di ba? Wala namang magbabawal sa'yo, di ba? Sige, manigarilyo ka, okay din yan. Decision mo yan eh, di ba? Pero magkakasakit ka, di ba? Cancer. No, hindi lang dahil nasa Bible yan. Science yan. Diba? Medical truth dyan. Kapag ka nanigarilyo ka, masama sa katawan. Diba? So, tingnan natin mabuti, no? The Lord, mahalaga ka kay Lord. Kaya ingatan natin yung sarili natin. So, let us wear the turban of the glory of God for us to able to walk, no? In a life na nandun ang Panginoon. And then number three, eto, God shared His glory and righteousness to us. So, keep it on mind. As a turban. Lagi natin isipin, I have the glory of God in my... Ito yun, lagi kong isipin, ang Panginoon ay nasa akin, ang kanyang kalwalhatian ay nasa akin. Hindi ako mangangamba, hindi ako matatakot. Siya ay kasama ko at ako'y pinagmamalaki niya. No? Amen. Then next, number three, sash or girdle of strengthening and transforming our working God. Ito maganda to. Nagsusuot tayo ng girdle kapag ka malaki yung puso. Malaking siyang, di ba meron nga yung girdle na yung parang rubberized? Pag nilagay mo yun, sexy. Di ba yun, nasa nakikita ko siya, na nakaka-shape siya. So, girdle is intended na para magkaroon ka ng shape yung chan mo hindi lumaki. Nung ako'y buntis, yung nanay ko, sabi niya, maglagay ka ng tali, yung bigis. Di ba? O sa mga may planong magbuntis dyan. Yung nanay ko kasi, mga matamanda nun, na maglagay ka ng bigis kasi daw, para daw hindi ka madaling mabusog. Kasi raw, pag wala kang bigkis, syempre may bata sa loob ng tiyan mo, konti lang yung kinain mo, akala mo busog ka na. Kasi yung pagkain, hindi siya agad, kumbaga, natutunaw dahil mayroong something doon sa loob. So, at saka yung bata, pumupunta dito, di ba? Malikot siya lalo na pag malaki na. So, you have to wear the bigkis, no? And then, pagka yung baby nyo, kailangan bigisan nyo. Yung daw mga sexy na mga babae, yun daw ay matagal nagbigkis. Ito ba yun? Oo, yun na yung anak ko. Yung anak ko nakasalas na sa bigkis. Hindi, parang nakabigkis din daw. Oo, kaya, ang nanay ko, may baby daw. Very particular siya sa ganon. Lahat kami, lumaki kami sa bigkis. Nung nagkaanak ako, galit na galit siya sa akin pagka nakakalimutan ko yung bigkis. Yung parang sexy ko pala kasi nakabigkis na ako. Nakabigkis pa rin siya. Kaya din yung mga anak ko, mga sexy sila. Manang-mana sa nanay. Faith, nabinigkisan ka ba ng nanay mo? Ang bata na eh, pero ngayon parang wala na. Babalik ko kasi yung mga sa Katagalugan, hindi ako nabinigkisan. Pero nabinigkisan. Diba? Tsaka para daw wag kang lamigis. Mga ganon-ganon. So, mahalaga yan. Ito ay nag-transform, ito ay nagpo-control, or sabi dito, sans or girdle of strengthening, nag-i-strength siya. Strengthening and transforming. At saka, ang isa pang role ng bigkis, para din hindi maselang sa pagkain ng bata pag lumaki siya. So, kahit damo, pwede nyo ipakain sa anak niya. So, sabi sa Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit into the inner man. So, para daw maging strength tayo sa ating daily living as a Christian, we need to put the girdle or the sash, no? Na mag-strengthen sa buhay nating Christian. Kailangan pala yun. How
what you will do? Read the Bible, pray to God, ask guidance to God, di ba? At the same time, di ba, magkakaroon tayo ng lakas sa ating buhay at matatransform tayo, di ba? Nagkakaroon ng curve, di ba? Yung kung ikaw ay Kristiyanong ganyan, kapag ka nagsas ka, magiging ganun. That means, magiging harmonious yung pagiging Christian life mo, di ba? You are living accordingly to what God is saying, di ba? So, we need to strengthen and we need to wear the girdle of the work of God to strengthen our work in Christ necessary, di ba? So, next, naintindihan nyo ba? Nag-i-gets nyo ba yung ating pinag-aaralan? Amen. Sige lang, kung hindi, ah. Intindihan ko na. The closer of preserved life, no? May inyo sa loob na yun, may closer yun. Yun nga yung tunic. Sa loob na may closer pa rin yun, may pantalon yun. Parang yung Arabo, di ba? Nakatunic sila, pero meron silang may salawal pa rin sila, di ba? So, ayun yun, ang sabi na hindi siya kasama dito. Ang hirap kasi humanap ng picture na talagang kompleto siya. Sobrang tayo din rin. So, ito, trousers of preserved life. Sabi sa Exodus 28:42, and you shall make them linen trousers to cover their naked flesh. They shall reach from the loins even to the thigh. No? So, ito ay nagko-cover, no? Nagko-cover siya sa nakedness. Ibig sabihin, yung buhay mo ay pinipreserve mo para maging mabuti kang tao. Maging hindi mo siya pinababayaan, especially the spiritual life. Sabi sa Luke 15:22, but the father said to his slave, bring out quickly the best robe and put on him and put a ring. Ito, ito yung albugang anak. Ito, natatandaan nyo, sa Luke, yung story ng albugang anak, alam nyo yun, na yung panganay, hiningi niya yung kanyang pamana sa tatay niya, hindi pa namamatay yung tatay niya. Tay! Akin na yung mana ko! Meron ba ganyan dito? Buhay pa yung nanay natin. Nay, akin na yan. Yung pamana ko, yung lupa, akin na yan. Wala pa kayong mama natin dyan. Wala. Hiningi na na, no? Hindi pa patay yung magulang niya, no? Binigay ng tatay hanggang siya ay naglimayon, nagpakasarap, nagdisco, nagclubhouse, ng babae, ng lalaki, diba? Lahat ng sarap sa buhay niya ay ginawa niya dahil marami siyang pera. So, nagpakasaya siya hanggang tumating yung point na ubos yung pera niya. At nag-end up siya sa baboyan. No? Pumasok siya ron, taga-alaga ng baboy. Wala siya pagkain. Inaagaw na ng pagkain ng mga baboy para mabuhay siya. So, kita nyo, from the wealthiness, naging poor siya, very poor. At ang sabi niya, and then I realized, hindi ganito yung nararanasan ko sa bahay namin. Diba? Kahit yung mga katulong ng tatay ko, kumakain sila ng masarap. Samantalang ako, anak, kumakain ako ng kanin baboy. Diba? So, ginawa niya, humingi siya ng tawad sa tatay niya. At ito na yun. Nung makita siya ng tatay niya, yung damit niya ay napakarumi. Tapos, kita yung paa niya. Alam niyo ba, sa Israel, sa mga Hudyo, napaka-importante na nakatabo ang paa. Kasi ang paa ay kumakatawan sa aniting. At kapag nakita siyang gano'n, babatigin siya ng mga tao. So, ang ginawa ng tatay, kinuha niya yung robe, tumakbo siyang papunta doon sa anak niya. Ibinigay niya yung robe para takpan ng anak niya. At pumasok na sila sa bahay. Kasi pag naabutan siya ng mga tao doon, na gano'n yung itsura niya, nakikita yung binti niya, babatigin siya. Tutura yun, binabato. Sabihin, wala kang kwenta, isa kang alipin, diba? Gano'n ang pagkaturi. So, kagaya niyan, kailangan natin magsuot, no? I-preserve natin yung buhay natin into a holiness, no? Hindi lang mahalin natin yung lupa natin katawan, kundi yung spiritual natin, i-preserve natin because I'm going to see God soon, no? Ayokong magkulang ako sa Panginoon. Ayoko nung pag dumating si Lord, makita niya ako na ako'y nasa lubog ng kasalanan. Diba? Ngayon ang tanong. Nagtanong ito. Halimbawa, ate, ako'y Kristiyano. Tapos, nakipag-inuman ako. Kristiyano ako, matagal na akong Kristiyano. Namatay ako dun sa inuman. Diba na yung nag-rambo, nasaksak ako, napatay ako, ligtas ba ako? Kasi ang sabi sa Bible, if you accept God as your Savior and Lord, you will be saved. In-accept niya si Lord as your Savior. Pero, natagpuan siya dun sa namatay sa inuman. Ligtas ba yun? Ang tanong. Kapiling ba siya ni Lord? Diba?
pag sinabi mong hindi, eh paano yung sinabi sa John 3:16? Paano yung sinabi sa John 14:6, di ba? Nang bawat tumanggap kay Lord ay may kaligtasan, itinanggap niya. Yun nga lang, medyo naligwa pa siguro na aya, hindi natin alam yung konteksto. Hindi naman natin alam kung nakipag-inuman nga siya doon. Baka, oh, daka mo na, pre! Siguro, hawak lang ng baso, tapos nasaksak siya, di ba? Or, worst scenario, umupo siya doon, nakipag-inuman siya, siguro that time, punong-puno siya ng problema. Kasi, you know, I do believe that if you are a true believer of Christ, you will not do the simple things sa harapan ng Panginoon. Ni hindi ka uupo. Di ba? Sabi nga naman. Pero, hindi natin kailangan i-judge yung tao na ikaw ay hindi ligtas. Si God lamang ang pwede magsabi nung hindi tayo. But the truth is, if you have received Christ as your Lord and Savior in your hearts, merong kasaloob mo na magsasabi sa iyo ng tama at hindi tama na dapat mong gawin. Merong mga bagay na hindi mo dapat gawin dahil alam mo mapapahama ka. At may mga bagay naman na dapat mong gawin. Sabi sa Biblia, kapag ka isang bagay ay tama at hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Yun pala, kasalanan na pala yun, di ba? Hindi mo ginawa, ayun tama. So, kailangan natin i-preserve yung buong ang life natin, hindi lang ang physical, kundi lalo ng spiritual, no? So, preserve our life as a testimony in Christ and cover the desire of our flesh, no? Amen. Lagi tayong, kapag tayo'y natutokso, lagi tayong nanalangin kay Lord, Lord, di ba? Hold me, no? Malampasan ko to. Si Jesus Christ, tinukso din siya ni David, di ba? Nang hindi nagtagumpay ang devil, bakit? Nagbabasa rin si Satan ng Bible, take note. Nung tinukso niya si Jesus doon sa mount, di ba? Nag-fasting na si Jesus, gutom siya. Ano sabi ni Satan? Di ba? Ako'y sasambahin mo, di ba? Bibigyan kita ng pagkain, di ba? Gusto kita. Ano sabi ni Jesus? Sabi sa Matthew 4:4, di ba? You can't. Man shall not live by bread alone, di ba? So, tapos dinala sa Lord sa itok-tok. Tumalong ka dyan, kung talagang ang Diyos may makapangyarihan, kahit tumalong ka dyan, hindi ka mamamatay. So, ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ni Jesus, iingatan kita kung iingatan mo ang sarili mo. Anong ibig ko sabihin? Kapag ka ang tuksi dumadating sa'yo, ang pangkontra dyan ay ang salita ng Diyos. Amen. Diba? Aralan mo nang bawal sa'yo kumain ng cake. Diba? Isipin niyo yung Matthew 4:4. Diba? Man shall not bread by cake alone. Man shall not by cake alone. If you feel that natutokso ka, gusto mo, may bagay na, na gusto mo, may pinagagawa sa'yo, na inuudok sa'yo, na gawin mo, pero ayaw mo talaga, you have to pray to God as help. Diba, Lord, tulungan mo ko, hindi ko kaya. At kapag ka talaga hindi mo napigilan ang nagawa mo, ask forgiveness to God. There's always way para ilapit ka kay Lord. So next, number 5, the road of the fullness of Christ. Ito na, yung pinaka-road. Yung may bell, yung fullness of Christ, no? Ephesians 1:22, and He subjected all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of the one who is all in all. Yung robe daw ay kumakatawan sa church. Tayo yan. We are the church of God, no? Hindi itong building. Tayo. Tayo ay templo ng Panginoon. Ang puso natin, dyan nakatira ang Panginoon. Kaya, we are the church. We are the representation of the fullness of God, no? Kaya may church siya, no? So, ang tayo ay ang body ni Christ. Kailangan nakarob tayo, the whole church. What does it mean? Kailangan nakikitaan tayo. Pag sinabing tayo ay Christian church, you must act like a Christian, di ba? You must teach as a Christian. Teach the word of God, the truth, no? Kailangan kumakatawan ka kung sino si Kristo, no? Siya ay Diyos na makatuwiran. Siya ay nagtuturo ng matuwid, hindi ng mali. So, we have to do that in fullness, ano? So, may dalawang nature lang ang Panginoon ni sa Kristo. He became a full man and He became a full God. Ang dalawa. No? Nung nandito siya sa lupa, hindi siya naging Diyos. Pero Diyos pa rin siya. Mahirap taliwanan. No? Pero hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya nung nandito siya sa lupa. He is 100% man. Nung lalo na nung pinako siya sa krus. No? Namatay siya eh. Lahat ng tao namatay. So, siya ay tao. But at the same time, siya rin ay God. No? Siya rin ay God. No? Hindi niya ginamit yung pagiging Diyos niya para parusahan ng mga tao. Tutusin, pwede naman hindi siya mamatay kasi ang Diyos ako. But God has a plan for us for our salvation para tayo ay maligtas. The fullness and workmanship of the church toward us
while we were here. So that's why we are here. As we are the church, we will work hand in hand. Dahil tayo ay sa kabuuan, ay babalikan tayo ng Panginoon. No? Tayo ang bride ni Lord. No? Kaya, diba? Kaya pala, kapag ka ikaw ay magiging bride, hinahanda mo yung sarili mo, diba? Inside and out. Diba? Diba? Kasabihan lang ngayon, hindi na kasi yung virgin. Diba? Natatanggap na yan sa society. But still, napakaganda kaya na ang nahaharap ka dun sa iyong groom na ikaw ay, di ba, malinis, yes. Di ba? Yan ay kanyang crown, yeah, ikaw ang kanyang magiging crown. Yeah. Purity. Purity ang tumatalakay doon. Pero ngayon nga, tanggap na society doon. Kasi may iba't context naman yun. May iba't ibang context naman yun. So hindi natin sinasabi na, dati, na black wala ka ng kwentong tao kapag ka ng pagkasal ka na hindi ka na virgin. Hindi rin ganun yun. Hindi ganun yun. Sabihin, it depends upon the context kung saan yun. Kasi, nawa, narin. Salanan niya ba yun? Hindi, di ba? Ngayon, kung ginusto niya naman yun, she had to confess. No? So, ginusto, next. Ginusto na rin. The breastplate with the 12 stone. Ito, ang ganda to. And you shall take two onyx stone. Yun yung nandito yung the breastplate. May mga, yung 12 stone na yon ay yung 12 tribes. Ano ibig sabihin mo na? Bakit kailangan ilagay dito sa kanyang dibdib yung 12 tribes? Alam mo kung bakit? Tayo ay kumakatawan bilang isang church. We have the responsibilities sa mga tao. Kagaya ng priest. Ang priest ay may responsibility sa buong Israel. Siya yung kakatawan, siya yung mag-iingat, siya yung aalalay. Kaya nga may pastor sa church, may leader sa church, may mga leader kayo. Sila ang kakatawan bilang mag-aalaga sa inyo. Halimbawa, kayo ay may problema, tawagan mo yung leader mo, kausapin mo, nay, may problema ako, nay, kailangan ko ng 1,000,000. Na, isang milyon, wala mga pera, pagka-pera, di ba? Ibang, kasi ano na lang, wala na mga ibang problema. Next question. Nay, ano bang gagawin ko, di ba? Yung asawa ko, gusto na akong pauwiin. Nay, mag-aasawa na ako, ipinauwi na ako, magpapakasal na raw kami ngayon. So, ang leader ay napakalaki ng role ng isang leader. Hindi ko pwede sabi, huwag kang umuwi. Diba? Okay. Umuwi! Bakit tungkulin ka rito? Sino na magpapaandar niyan? Diba? Sino na magluluto? Diba? Si mag-aayos ng silya. Kaya nga tayo ay isang church, we work in unity. No? May nagluluto, may nag-aan sa computer, may naglilinis, may taga-bili. Lahat tayo ay may kanya-kanyang trabaho. So we are in one body. No? Kagaya ng priest, siya yung nag-aalaga, siya, nasa kanyang responsibility dahil siya yung nagtatrabaho doon sa loob ng temple. As pastor, as a leader, we have the responsibility, no? Na alagaan kayo, tingnan yung spiritual yung pangangailangan. Kung may mga tanong na hindi maintindihan, Nay, bakit ba bawal kumain ng dugo? Diba? Bakit ba kailangan eh, bakit ba nung una, bakit bawal na, ang tawag doon, bawal kumain ng hayop na may biyak? Kagaya ng baboy, may biyak yung kukunod, bawal sa kanilang kumain ng baboy. Diba? Bawal kumain ng iba-iba, diba? Meron pa yung sa ibon, kailangan. Marami silang mga ikinukonsider, bawal to, bawal to. Hanggang ngayon, may mga ikinukonsider, kagaya nga, yung mga iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ba yun, hindi sila makain ng dugo. Ang mga Muslim, hindi sila makain ng kanin. Diba? Meron silang mga kanya-kanyang paniniwala. Diba? Sa atin naman, sa aking tingin, it is medical also. Bakit hindi tayo kailangan kumain ng dugo? Kasi sa dugo, nanggagaling ang mga sakit. Diba? So, pero ako gusto ko kaya yan. Sa Sunday na yung magginuguan tayo. Alam ko kami, nagginuguan kami sa Pinas kapag kayong baboy ay sa amin. Yung alam mo na, oo, healthy siya, healthy siya. Pero pagka sa palengke, tapos bibigyan ka ng dugo, ayoko. Mamaya, ibang dugo yun, di ba? Kailangan mo, di ba? Baka mamaya, ibang dugo yun, di ba? So, hindi namin, ayan. So, ang breastplate at yung plug stone na yun, ang iba yung stone is so precious. It means that you are precious to God. We are so precious to God. Kung ilan tayo dito, ganun yung bato na tagli-tagli natin. We have the stone. The gods consider us as a precious stone. Ikaw ay isang mahalagang
tao, ito ay may mahalagang nilalang sa Amen. Panginoon. Kahit napakarami natin, alam ng Diyos yung pangalan natin. Alam nga ng Diyos ilan yung bilang ng buhok mo. Amen. So kilala ka ng Diyos at mahal na mahal ka ng Diyos, sino ka pa. Kahit nagkakamali tayo, kahit palpak yung ginagawa natin, ang Panginoon ay mahal na mahal ka niya. Amen. At lagi niyang gusto ang sa ikabubuti mo. Yes. So next, 7. As God chose us, we have the responsibility in our heart, diba? In our shoulder, that we need. Diba may dalawang onyx stone dito? Nasa shoulder natin yung mundo. Meron tayong responsibility sa mundo, kaya nga tayo nag-evangelize, kaya tayo nag-i-invite, at kagaya ni Irene, kaya ka-invita ni Ben, kasi mahal ka niya, alam mo. Kasi gusto niya maranasan mo kung ano yung nararanasan niyang kaligtasan sa Panginoon. No? So we have the responsibility as a Christian. No? Tingnan natin yung mga tao, iakayin natin sila. Si Malibig, dami niya rin na nadadalang kaluluwa. No? Alam niyo ba, hindi yung pastor. Wala namang crown of pastor. Meron siya, pero hindi siya ganun specific. Pero yung crown of evangelism meron. Yung marami kang nadalang kaluluwa sa Panginoon para maligtas ay napakaganda ng crown para kayo. Okay, pag punta mo sa langit, ang laki ng crown mo, daming bato yun, kung ilan yung taong dinala mo, daming marami yung bato mo sa iyo. Diba? Dahil nagawa mo yung pinakamahalagang bagay na pinagagawa ko sa iyo. No? Alin, yung pagkanta rito, wala namang crown yan. Walang crown yan. Yung pag-gitara, wala akong crown of guitar sa langit, wala. Hindi ah. Walang gano'n. Hindi yun. Diba? Crown of righteous life, meron. Diba? Sabi nila, although this is theology, pero understandable naman. Kapag ikaw ay humarap na sa Panginoon, ikaw ay ligtas. Kung tinanggap mo si Kristo at namatay ka. Halimbawa lang, kung araw na to, lahat tayo dito tumanggap ni Kristo. Walang makakapagsabi, tunay mo ba siyang tinanggap? Hindi ko alam yun. Ikaw lang ang nakakaalam sa puso mo. Bumabase yan kung ano yung ginagawa mo. Nagre-reflect yan sa buhay mo kung tinanggap mo ba si Kristo or hindi. Ang Diyos lang ang pwedeng magsabi niyan at ang sarili mo. Dumating yung time na rapture, na wala tayo lahat, kinuha tayo. Diba? Either hell or heaven or to God. No? So, humarap tayo sa Panginoon. Ligtas ka. Baka tayo lahat. Ilan tayo rito? 11. Ligtas tayo lahat. Pero hindi lahat tayo may crown. Parang graduation. Yung 60 na tao, yung 60 na bata, gagraduate sila. Pero hindi lahat ay honor. Di ba? So parang nakakahiya. Pagka nakapila ka, wala kang crown, wala kang honor. Nakakahiya naman. Oo, ligtas ka. Kaya lang, wala kang extra award. That's what it means, no? Kailangan magpakagaling ka kay Lord. Dahil kailangan pagdating ko, bibigyan ako ng crown ni Lord. You are my righteous servant. You deserve this crown. This is for you. Nantakin mo lahat ng crown mapa sa iyo. Dami nun. Wow. Diba? So, tag tayo ni Lord. Diba? Gusto mo ba magkaroon ng crown? Diba? Work it out. Ngayon pa lang i-work it. Lord, hindi lang ako masasave, but I will do the best para makaakay ako ng kaluluwa. Alam mo, napakahalaga nun. There's no such thing even in the New Testament at sa panahon na yun, kundi ang ipahayag mo ang kaligtasan sa tao, hindi makakaalam ito. Napakahalaga mo. Yung ibang mga bagay na naririto sa loob ng church, mga huli na lang yan. Diba? Una, ligtas ka, and then, yung kaligtasan mo, sabihin mo sa kaibigan mo, dahil naramdaman mo yung pagbabago. Amen ba? Amen. So, can we give a clap of appreciation? Ito, the ipod of Christ in his school natures, no? Yung ipod, siya yung nandito yung parang apron, no? Ito, binanggit ko kanina, yung two nature of Christ, yung ay nagre-representative in two, Christ as God and Christ as human. Naging tao si Christ, pero still naipakita niya, di ba? Ang pagiging mapagpakumbaba, di ba? Into the, yung lowest, no? Na itinako siya, no? And then, yung kanyang nature ng pagiging Diyos. And these are the garments which they shall make, a breastplate and the ephod at a robe and a tunic as a checkered work of the turban. Lahat yan, no? So, yung ephod na yon ay, o, siya yung kumakatawan, no? Babalik kayo mamaya. Siya yung kumakatawan doon. No? Kailangan, i-re-represent din natin, we need to wear the ephod para mag-represent sa Panginoon bilang Diyos at bilang tao into His humility, no? So, next, Rima, ano sabi dyan?
second chance. But the one who firmly attached with you on Christ has anointed as a God. Kailangan naka-attach tayo sa Panginoon. Kailangan nakadikit tayo sa Panginoon. Whatever we will do, ano man yung gagawin natin, dapat lagi natin i-remember ang Panginoon. Lagi tayong, kapag sinabing ani, ang kadikit niyan ay ang Diyos. Ay, Christian yan. Diba? Pag sinabing, be, ay, naku, lakas niya magsalita. Ay, paano yan? Jolly yan, very mapagpatawa yan, no? Pag sinabing lima, violet yan. Yara, ganon. Diba? Pag sinabing, ako, kailangan kadikit niyan. Ay, gitara. Christian yan. Gitara. So, dapat ganun yung, ano, ganun yung katumbas natin. And then next, number 8, uli na, the crown of holiness and majesty. No? Ang crown ay nagre-represent into ang majesty. Alam natin, may mga hari, nilalagyan ng crown, di ba? Pero nung si Jesus Christ ay pinako sa krus, nilagyan siya ng corona ng kinik. Ano? Pero ang crown ay nagre-represent into a majesty, into a holiness, into yung makapangyarihan kapag may pag sinabing crown do sa England, di ba? May kagaya nung balita yung kay Lenny nilagyan siya ng crown. May binigyan siya ng crown. So, kaya lang merong logo ng presidente ng Pilipinas, no? So, binibigay ang crown to a person who is distinct, no? Na siya ay hari, di ba? Or leader. Kagaya ng Panginoon, majesty. Meron siyang crown, di ba? Ang kayo ay may crown din, kagaya na sinasabi ko kanya. So, yung crown na yun ay sinisiro sa atin ng Panginoon. To be in His throne. Kapag ka nandun na tayo, kasama tayo ng Panginoon, God ay sinir niya yung crown na yun sa atin. Diba? At tayo dito sa lupa, we declare. Kapag every time na dinideclare mo na ang Diyos ay mabuti, amen, ang Diyos ay Panginoon, ang Diyos ay gumawa ng lahat ng bagay na mabubuti rito, amen, you're declaring the majesty of Jesus. Amen. Amen. At habang pinamumuhay mo yung buhay na harapat dapat sa Panginoon, you are declaring the majesty of God. Amen. Amen. Wow, kakaiba to. Bakit ganun siya, no? Basa amo. Bakit din itong katulong ko? Pinagalitan ko na nakangiti pa. Diba? Kasi gusto kong mabigyan ng crown. Gusto kong ma-declare ko ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Na makilala ka. Sino ba mayroon ka? Diba si Daniel? Nung niligtas siya dun sa lilong. Ano bang meron itong mga taong ko? Tapos hindi sila nasunog, diba? Dilagay sila dun sa burner, sa oven. Hindi sila nasunog. Anong Diyos meron sila? Bakit hindi sila namatay? Yan na yung magiging Diyos ko. Diba? Para ganun din. Ano bang meron si Jonah? Ano bang meron si Lima? Bakit ganun sila? Bakit kakaiba sila? Diba? Dapat pala, kapag nakasama tayo ng mga hindi unbeliever, dapat lumilito tayong mga believer. Nasa gitna ka man ng mga manginilong, nasa gitna ka man ng mga mapag-almura, nasa gitna ka man ng mga bebs mo na mga chismosa. Hindi ka pumapaibabaw sa chismis, ha? Dapat nangihibabaw ka pa rin, nakakaiba ka. Glory ba? Halimbawa, nasa kalibunan ka ng mga chismis, pinag-uusapan niyo kasama niyo na wala dun. Ikaw yung pumapag-iakbe, huwag natin siya pag-usapan, wala sa rito. Diba? Dapat gano'n. Dapat ikaw yung nagbimigin. May kaibigan ka nag-aaway. Uy, huwag tayong mag-aaway. Masama yan. Di ba magkakasama tayo? Diba? Ay, napakila mo! Bakit? Ikaw ba yung abis? Uy, mawawayan ka. Hindi, huwag ka pa. Ang hina ko pa rin. Kasi ali, kahit hinaan ka, parang galit. Kasi pa lang. Di ba? Dapat binibigaw pa rin na tayo ay Kristiyano. Halatang halata. Hindi dahil ang damit mo ay nakamahabang palda ka. Diba? Sometimes our clothing, sabi ko nga ay nagdi-distinct kung sino ka, pero hindi pa rin yan dapat maging judge kung sino ka, diba? Uy, ang haba ng palda niya. Mahigin niya. Diba? Hindi niya alam, may nakatagong pagkain dito, kaya nakatagong palda niya, diba? Wala lang, diba? So, dapat lumilitaw yung pagiging Kristiyano natin kahit nasa kalagitnaan tayo ng mga hindi Kristiyano na ipapakita pa rin natin yung tayo yung tagapamuna sa kapayapaan. Hindi tayo yung nangunguna sa gulo. Kumbaga, sinasabi mo Kristiyano ka, pero kapag kakasama ka niya, oy, parang ano, unyango. Alam mo yun, yung unyango, yung kusang madikit yun ang kulay niya. Ah. Diba? Yung para siyang lizard, ang tawag doon? Chameleon. Chameleon. Ano magkakaroon ka yung chameleon?
Yung, nakakita na kayo nun? Hindi ba kayo nakakita nun? Hindi ako, nakakita na talaga ako nun. Hindi to po. Iba yun. Iba yun. Magpapahin yun. Pero yung pag-uwi. Ano, sinipin sila na yun. Hindi siya masyado. Pero yung kamilyong talaga, matindi siya. Kapag kasang siya dumikit, ganun yung kulay niya. Halimbawa, dumikit siya sa damit ko, red, magiging red siya. Pero yung, parang may sumuhay ko yun. Yung parang may Parang lizard lang. Parang lizard din siya. Nakarani naman, pero may kulay green, sometimes kasi lang siya. Iba-iba yung kulay niya. Hindi siya natutoko, hindi siya natutoko. So, dapat kayong, dapat hindi tayo ganun. Kumbaga parang, pasama mo, tismosa. Hindi ka naman siya, tismosa ka na rin. Kristiyano ang tismosa. Sama, no? At least kristiyano pa rin. Iba na ang apelyado na yun. Ganun, di ba? So, parang, yung parang, kung yung ginagawa nila, ginagawa mo na rin. Alam nyo, dahil ako yung lumaki sa kristiyano pamilya, dumating sa point ng buhay ko na naboring ako. Kasi sabi ko, lagi na lang ako ng church, tapos bawal ka rin kumating ng party, pero kumatakas ako. Kumatakas ako, pinapagalitan ako ng tatay ko, ng nanay ko. Kristiyano ka ba? Nagsasayo ka doon? Hindi mo lang binigay ng kahibiyan. Ano ba masama sa ginawa ako? Hindi ko lang kumatay ng tao. Sumayaw lang yung diba? So, actually, ang talent ko talaga sumayaw. Hindi tumutunan ng gitara. Wala lang akong source. Diba? Parang, hanap na lang ako ng ibang mapagdadala, mapagbubuntunan ko ng ano ko. Diba? Hindi ako kayo sa ganun. Kaya siya na nangyari. Kumbaga, kailangan ilagay mo yung sarili mo kung saan ka talaga nararapat, kung saan ka inilagay ni Lord. Kristiyano ka ngayon. Dapat paglabas mo, Kristiyano ka pa rin. Hindi ibig sabihin niya eh, Kristiyano ako! Hoy, Kristiyano! Ay, patay ka dyan pag sinabi mo sa labas ng Kristiyano ka. Diba? So, dapat mailalarawan natin si Kristo sa buhay natin, sa angkanang kumarapon. Dapat, para makaakay ka ng tao, meron kang something sa'yo na para sa mga kanya. Si Irene, ba't ka sumama kay Belle? Eh, kasi maganda yung buhok niya, blondie. Diba? Si Aida, bakit yung nanatili dito? There is something na hindi mo nakikita sa iba. Di ba kaya ka bumabalik at bumabalik? Huwag tayong malungkot kung kukunti tayo. No? Kasi pag dumating ngayon si Lord, tayo kasama nila. Sorry na lang doon sa naiba. Amen. Tapos na yung paghihirap natin kung sakaling dumating si Lord ngayon, tinanggap mo si Kristo sa puso mo, dumating si Lord ngayon, huwag ka malapit. Kasi mas maganda yung pupuntahan mo. Dito, hindi ka na kailangan maghintay ng sahod mo. Hindi ka na utusan ng madam mo. Hindi ka na sisigawan. Hindi ka na magluluto. Hindi ka na maglilinis ng CR. Kasi kukunin ka ng ilon. It is done. It is finished. Ako, sasalubungin ka ng libo-libong anghel. At sasabihin sa iyo ni Lord, daladala niya yung napakarami mong crown. Welcome, Victor Prince, in this kingdom. Well done, faithful servant. Diba? Napakasarap. Kisa naman, salubungin ka ni Satanas. Ano ka pala sa pinto ng tiyero? Kasok doon! Nakagalan yung papalo. Nadala na agad na ano, yung kalawit. Kinalawit ka agad sa lake of fire. It was a never-ending pain. It was a never-ending fire. Hindi ka mamamatay. Design your regulation. Uuod ang kasama mo. Hindi ka mamamatay, hindi ka na makakaalis dun ka. So dito pa lang, God has given us a chance to prove that we are truly His. He is in our heart. Amen. Dapat, kung ano yung sinasabi natin, ipinamumuhay natin. Napakahirap nung sinasabi mo, Christian ako! Pero nag-iisip ka naman sa masa kapwa mo. Diba? Nag-i-interest ka sa bagay ng kapwa mo. Nagiging maingitin ka. Diba? Yung amo ko dati, meron daw kasabihan sa Australia. Ano ba yung? The grass is greenier on the other side. Sabihin, kung ano yung meron ka sa kapitbahay mo, green siya. Kailangan bumili na kayo. Bumili yung kapitbahay mo ng TV. Nangutang ka para may TV ka. Parang ikaw lang may TV. Bumili ka ng TV. Tapos, bumili yung kapitbahay ng nasasakyan. Bibili ka rin. Kahit walang-wala ka, maglulun ka. Kailangan bumili. Kung ano yung meron siya, kailangan may payabangan kayo. Na magkausan. Parang bidding lang yan. Diba? Nagbidig ka. Don't lead your life to the world. But lead yourself to God. Diba? Lord, I will give. Pag sinasabi mong, Lord, I will give my life, dapat din lang tultukan mo na yun. Huwag ka nang lini, huwag ka nang pumunta sa iba pa. Diba? Yes, Christian life is sometimes is boring. You find it boring. No? No, ko naman dito. Wala man lang ano, wala man lang party, wala man lang disco. Wala man lang. Yung kulaw makikin, so boring. Yes, dito sa lupa, boring. Pero pagdating mo sa langit, it cannot compare the happiness that you will be receiving to God. Dito lang sa lupa. Huwag kang maghanap ng lagi sa lupa.
at hindi mo naman kaya. Pero ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak sa impyerno. Yung nakatotohan na sinasabi ng Diyos. So, if we really understand this, God will help us. Lahat tayo may weaknesses. Hindi tayo perfecto kasi katawang tao pa rin tayo. Ako, nagkakasala pa rin ako. Nakakapagsalita pa rin ako ng hindi maganda sometimes. Diba? But when I realize that, kailangan iingit ko ng tawad sa Panginoon. I say, sorry to God. No? Always ask God to cleanse. Kaya nga, ang high priest, ang trabaho niyan ay maglinis ng templo, maglinis sa kasalanan ng mga tao. As God, as did to us, linis niya yung ating mga kasalanan. Amen. Sabi, we are a representation of priesthood, diba? So, 1 Peter 1:15, but according to the Holy One who called you, you yourselves also be holy in all manner of life. Sa lahat daw ang pagkakataon ng buhay natin, dapat tayo ay sinasabi natin, Kristiyano tayo, ganun tayo. Diba? Ang linaw niya, ano? 1 Peter 1:16, because it is written, you shall be holy because I am holy. The Bible itself says that. Kung ano ka, kung ano ang Diyos, represent God sa buhay mo. Revelation 21:2, when I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Tayo yan, tayo yan. Yung church na tayo ay sasalubungin as we remain righteous to God, as we remain, di ba, nakadikit tayo sa Panginoon, as we remain in our clothing, like a high priest clothing, sasalubungin tayo ng Panginoon. We will become a new person. Yung body natin, papalitan ng Panginoon natin. We will be having a glorified body. Pag-aaralan natin sa ibang pagkakataon, masyado masalimuot dyan. At sabi, totoo ba talaga yun? No? Sabi ko nga, faith is the key, no? As God is holy, we must strive to live a life that is holy, for we will be with Him to crown Him with many crowns, no? So strive hard to live a righteous living. Kahit nandito ko sa Hong Kong, maraming tukso. No? Maraming tukso, maraming pwedeng gawin, maraming pasyalan, pero as you prioritize God, God will prioritize you. Amen. Pag inuna mo si Lord, uunahin ka rin ni Lord. Sino ba yung Amen. Pinananganan mo? Isa lamang siya, Diyos ng mga Diyos. May-ari ng lahat dito sa lupa. Next, we read. Ito, masasabi ko kanina. Can you stand? And can everybody, sabay-sabay natin ito. At angkinin natin na tayo ito, no? Let us all together read it with power and claim. Mag-claim natin ito. 1, 2, 3. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. 1 Peter 2:9-10. So let us pray.